Ayan, so hello mga friends. So nandito tayo ngayon, gagawin tayo sa port. So meron na yung unit dito na Oppo A3s. So ang problem nito ay madaling mag-robot. So matagal na akong hindi nagre-repair ng cellphone. So ngayon ay first time ko ulit na magbaklas ng cellphone. So ang problema nito ay madali na mag-robot. So papalitan natin ang battery. So pakita ko lang kung paano magpalit ng battery. So first time ko rin. So ano natin kung paano magpalit ng battery. Kasi madaling maglubat daw pag hindi na gamit. Okay, umpisa na natin. So meron tayong gamit na katulad dito. Sana all. So kompleto na ito. Try natin pangkalas ng mga maliliit na ito, gamit o cellphone, hard disk o ano man. So ito yung gamit niya. Okay. So ito, so medyo yan, then ito yung gamit natin yan mamaya. Then dapat meron tayong ganito, ito yung pangtuklap natin ng cellphone. Okay, so ayan, dapat meron ganitong pin. Kasi una, bago natin kalasin ang cellphone, tatanggalin muna natin itong lagayan ng SIM card. SIM at saka memory card, ito. Yan. Dapat tanggalin muna natin yan. Okay. Yan. So, pwede natin itong umpisang tuklapin. Dito. Tuklapin natin ito. Yan. So ito ay tuklap naman, dito na natin sa tutuklapin. So dandahan lang. Dito dito mo muna. Tuklap na siya. So ito na ang battery niya. Nakita na natin battery. So ito, papalitan natin to. So yun lang. Then meron tayong kakalasin na screw dito. Ito 1, 2, 3. So maliliit na screw to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So itong screw ang tanggalin natin ito. Matanggal lang natin ito para matanggal, kasi may connector yan dito sa lobby. Ayun yung connector ng battery. So dapat matanggal muna natin ito para matuklap natin yung connector ng battery. So meron pang ano, may tornilyo pa pala dun. Dun meron pang nakatagong tornilyo. May pang nakatagong tornilyo. So kailangan tanggalin pa rin pala natin ito, no? So tanggalin natin. So ito. So siya, dapat pala tanggalin natin ang buo to. So dandahan lang, baka ay matuklap ng buo. Yan. So dapat pala natatanggal buo ito. Ah, basta na mga lods ha, first time kong magbukas nitong Oppo A3s. So yun. Yan, so natanggal na natin ito. So ito ay naka-adhesive lang pala ito dito. Naka-adhesive lang. Ligtas. Yeah, naka-adhesive. So ang tamang bukas pala niyan dito talaga. So di bali, kaya natin nabuksan kasi tuklap na rin siya. So di, kailangan na rin yan dikitan uli ng adhesive. Okay. So ngayon, ayan, nakita na natin yung screw. Ayan, lutang na siya. So medyo marami palang screw to. Yan, ito. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May nakatakip pa. Ibig sabihin, sealed. Nakasealed yung isang screw. So tatanggalin natin to para makita na, excuse me, makita natin yung connector ng battery.
So nandun yan, natakpan. So hindi natin matatanggal hanggat nandito to. Okay? So mamimili tayo dito ngayon. Ito, kompleto kasi to eh. Mamimili tayo dito ng tornillo. Iba-ibang size to eh. Eh kaso maliliit to eh. No? So mamili tayo dito ng kasya sa kanya. So pinakamaliit eh, screw. Ito naman ang kasunod. Testing natin din. So ito medyo kasya to. Ito kasi kasya naman, kaso lang medyo may play konti. Pareho lang to, pareho lang. So alin man sa dalawa. So ganun din may play konti. Pareho lang to. So ito ang gagamitin natin ngayon. So suot natin sa dito. Yan. Ito naman may magnet na kung saan nahihigop yan. So magkalas na tayo. Yan, sana dandahan lang siya. Analay lang kasi. Mayroon pa pamansip. Kahit magnetic ko ang ating gamit ay ginawa sa taras niya. Patay. Patay na kamarali. So, pari-pari mo naman ang sukat na ang screw. Ito muna. Pari-pari mo naman siya ang sukat. So, analay lang. Dami yung sukat na ito. Dito ulas. Okay. So, meron tayong tweezer. Itayin na natin pagtuklap. Ayan, medyo natanggal na. Tingnan pa natin baka may sabit pa. Alalay lang pagtuklap. So ayan, tanggal na natin. Yan, alalay lang kasi napakanipis pala nito. Yung lahat na to. Panipis lang. So, hindi pa ang konti ayusin lang natin. Yan. Napakanipis lang. Then, ito yung sa battery. Yan. Ito yung natin yung connector ng battery. So ito, ito ang connector ng battery. Ito ang tutuklapin natin. Dandahan lang. Ito yung connector ng battery. Yan, natanggal na siya. So ngayon, yung battery ito, mayroong nakalagay na tape dito, tape. Nakasealed siya ng tape. So dapat, tuklapin muna natin ito. Napanayap po sa kanya. Yan, tanggal yan. Kita, 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 kita. Yan. So may nakayapos. Ito rin. May nakayapos yung tape. Tama. Next, kailangan tuklapin ito muna. So, yan. Itong tape na ito ay, ito naman, tingin ko pang ano ito eh, sa battery ito eh. Ito yung madalas na, so yung battery ito may tama na rin pala, parang lubo-lubo na rin siya. Kulot-kulot na. Yan, medyo kulot-kulot na siya. So medyo may tama na rin yan. So kaya madali siya maglubat, pasira na. So ngayon, medyo tatanggalin natin yung battery. Tutuklapin lang. Medyo matikas na tuklapin ito. Medyo matikas na tuklapin yung battery ito. Yan, lumang lang siya. Tuklapin na natin. Matikas na talaga. Tuklapin na natin. Wow! Tuklap na natin. Kita nyo, medyo matigas talaga. So yung battery nasira. So itong plastic na nakayap ay so yung natin itong plastic kumulubot, so ayusin na lang natin yan. Para pag kinabit natin uli yung battery,
So yayapusin niya uli yung battery niya. Ano kasi ito eh, pangpatibay na, kaya hirap tuklapin ang battery kasi gawa nito. Dito nakadikit ang battery. Yan. So yan. Oh, pasukan ng langgam. So ngayon, ano tayo ng battery? 5 years later. Meron tayong bagong nabiling battery. So ito, bago to. So yung bago, ito yung lumang battery. Ito yung itsura ng luma, medyo kulbot-kulbot na siya. Siguro, yan, kumukulbot. Ito, tingnan mo naman ang clear. So, compare mo sa dalawa. No? Clear na clear. Ito, may tama na. Kaya siguro madali siya maglubat. Compare dito, yan, clear siya. Okay? So, ikakabit na natin. So, ang pagkabit, paano natin siya tinuklap, ganun din ang pagbalik. Magsimula dito. Simula dito, pag ganun. Then, lagay natin pag ganun. Okay. Then, saka natin ikabit itong connector. Connector ng battery. Didiin lang natin. Yan. Diin lang. Yan. Then yung dikit, balik na lang natin. Yan. So hindi na sa dikit. Wala lang. At least, layak sa natin. Yan. So ngayon, ibabalik na natin to dito. So asimbulin na natin. Yan lang, pasay kasi babalos dito naman. Ito lang. Alalay lang ang pagis mo, pagigpit. Kasi pag nag-apoy sa mga talos na yun, ay, malaga na problema natin. Okay? So, kailangan natin ipabalik ang problema yung lahat. Walang labis, walang kulang. Uy, pasok ka! Ito lang, paligyan. So, ayan. Naibalik na natin lahat. So, ngayon, ititesting mo natin yung power. Baka mamaya ayaw mabuhay. So, ito yung power niya. Siya, nabuhay siya. Hintayin mo natin si Oppo makompleto. Yan. Okay. So, nabuhay siya. Ibig sabihin, tama yung kabit natin ng battery. No? So, maayos yung battery. So, ngayon, ay nakita naman natin okay na siya. Sarado na natin ito lahat. So, asimbulin na natin. Okay. So, bago lahat, patayin natin muna ito. Cellphone. Yung ating tinuklap kanina, so, linisin lang natin ito para ididikit natin ulit na adhesive. So iba ang adhesive ng ano ha, adhesive na pang cellphone mismo, hindi yung basta adhesive lang. So dapat malinis yan, medyo malinis na siya, tanggal na yung mga buo-buo. So ganun din ito, lininisin din natin to, lininisin din natin yan yung mga natitira mga adhesive. Linisin natin yan. 5 years later. So, meron tayong ano, adhesive na pang cellphone. Ito, Vita 7000. Yung part number niya. So, ito yung pang cellphone talaga. Okay? So, bumili tayo para lang dito. Okay? Sana all. So, didikitan na natin. Yan. So,
Lagyan natin ng konti-konti. Ayan, ganun lang. Konti lang, kakalat naman yan. Konti lang. So yung pinaka adhesive o gasket, so lagyan din natin yan dito. Yan. So takpan na natin o saka natin ito ilagay. Ilagay natin to. So, dapat ano, pantay na pantay ang paglagay. Yan. Then saka natin patungan ng medyo mabigat. So hard disk itong pinampatong ko, pwede na siguro. So patuyuin natin ng mga isang buwan. Patuyuin muna natin isang buwan, ha. Okay, wait lang. Okay, babalik ako. 5 years later. So ngayon ay tuyo na. No, pagkalipas ng 5 taon. Patuyo din. Okay. Kakapitan natin siyempre. Yeah, yung kanyang volume button. Yan, yun yung kanyang volume button. So pagkabit, unahin natin pa ganun para hindi malaglag yung volume button. Okay, then isahin natin pa ganun. So yan, fit na siya. So okay na siya, no? So try natin buhayin. Wow! Yan. So buhay na. So meaning okay na itong cellphone natin. Pwede na natin itong paggamit sa may-ari. So kasi ang may-ari lang naman ito ay ito. Ayoko. Yan. Yan yung may-ari niyan. Yan. Yan yung may-ari. Walang iba kung yung anak ko rin. Kaya, hanggat kaya natin gawin, tayo na. Kasi kung magpagawa tayo sa labas, mahal din. Abuti pa ng 800 o 1,000 na higit. Eh, kaya naman natin gawin, kung may alam kang, ano, kaya ako yun ano, para magbigay ng ideya sa inyo. So yun lang. So, okay na cellphone. Thank you for watching.